Magandang gabi po, no, sa mga nakikinig ngayong gabi sa ating dasalan sa tahanan. No, kamusta po kayo dyan? Alam ko pong kayo ay blessed na blessed at pinagpapala ng Panginoon po. No? And salamat po kanila tatay at nanay sa opportunity na makapag-share ng Devo ko ngayon. And then kay Lord, lalo na kay Lord, thank you Lord sa privilege para may share ko ang salita mo ngayong gabi ito. Bago yun mangyari, bago ko i-share ang aking Devo, manalangin muna tayo. Let's bow our heads. No? Lord, salamat Lord sa umagang ito, O God, na kasama namin kayo, O God. Kayo ang kumilos, umipo sa aming puso't isipan. Kayo ang mangusap sa aming mga isip at puso, O God. Lord, thank you, O God, na alam namin ngayon pala matagumpay na kami, O God. And we receive it, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan po. No, kamusta po kayo ngayon sa panahon ng pandemic? Alam ko na talagang sa atin, ang dami mga pinagdadaanan eh. Sa mga business, sa trabaho, sa pamilya, sabay-sabay, lalo na sa pandemic. And thank God, marami na din talaga no, na nakapag-vaccine. Amen. So, tayo ay safe, no? Pinoprotektahan tayo ni Lord. And this time, pag-uusapan natin is yung mga pinagdadaanan natin araw-araw. Yan. Sa ating buhay, sa trabaho, no, na alam mo yun na may problemang dumarating. Problemang dumarating sa financial, di lang financial, minsan ang problema mo din yung emotion, yung spiritual life mo, may problema ka rin doon. At ngayong gabi, gustong ituro sa atin, paano yun haharapin, paano magiging matagumpay sa bawat problema, sa kahit sa personal life mo, talagang kailangan natin ang salita ni Lord. So, ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang buhay ni Job. Ayan, so, sino nga ba si Job? Kung babasahin natin yung Job chapter 1 verse 1 to 2. So ikwento ko lang kasi alam naman karamihan sa atin alam na ang kwento ni Job. Si Job ay talagang blessed na blessed. Talagang pinili siya ni Lord, no? Pinili siya ni Lord kasi alam niya na masunurin tong taong to, takot na takot sa kanya, takot na gumawa ng mali. Alam niyo 'yun. And then alam ko na tayo rin ganun din tayo katulad ni Job. Si Job sobrang mapagpuri kay Lord, sobrang laging nagpapasalamat kay Lord. And I pray na tayo din, amen, na ganun. So, i-type mo dyan sa chat box, ako yon. Yes! Ayun. Yan si Job, blessed na blessed siya. Marami siyang mga business, marami siyang mga alagang hayop. So, andun din, madami ang sabi dyan sa verse na yan. Marami din siyang servant. Yan. He was the richest person in the East. Yan ang sabi dyan. At dito rin sa bagumbong, sino pong mayayaman sa bagumbong? Yes, tayo yon. Yan. Sabihin mo, ako yon. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, kung may kasama ka mang nakikinig, sabihin mo, tayo yon. Amen. So, yan. Ang buhay ni Job ay katulad din ng buhay natin. May mga pinagdadaanan na andun yung nare-receive natin yung blessing. Pero sa likod ng mga blessing na yun, may kasabay din ng mga challenges, no? Challenges sa pera, yes. Lalo na sa pera talaga. Sa mga tao, and then sa relasyon mo rin, sa kasama mo. Financial need, ano pa ba? Marami tayong pinagdadaan sa buhay. At para lang malagpasan yun, kailangan natin ng word ng Lord. No? So, ang title ko ngayon, no? I-share ko na. Ang title ko ngayon ay Would you still trust God? Wow! Ganda niyan. Would you still trust God? Sa panahon ngayon, dapat kailangan nagtitiwala pa rin tayo kay Lord. Bakit? Kasi kung tayo magtitiwala lang sa ating sarili, wala. Walang magagawa yun. Bakit? Tayo limited lang ang kakayanan natin. Pero si Lord, unlimited. Amen. Amen. Lalo na kapag may mga problema tayong dumadaan. Eh, minsan, gusto mong kausapin yung katabi mo. Pero parang wala ka nakukuhang solusyon na sagot, no? And then, ayun nga, kapag gusto mo humingi ng tulong sa ibang tao, bakit parang laging wala sila, busy sila, walang time sa'yo? Di mo alam kung saan ka lalapit. At minsan kapag may pagsubok din tayong dumadating, doon lang natin naisip si Lord, no? Kapag maraming blessing, amen. So sabihin mo dyan, hindi ako yun, no? Hindi ako yun. Hindi tayo yun. Kahit may blessings man, o wala, o parating pa lang, dapat nagtitiwala tayo kay Lord. Amen. Kahit na nakita ng ating mga mata na lang, ay parang walang pag-asa.
Pero ang totoo, nandyan si Lord. Yan, nandyan yan si Lord. And then, ang aking number one point, point number one, so nabaliktad ko, sorry po. And then, ang aking point number one is, bakit nga ba kailangan nating magtiwala kay Lord? Point number one, in every setback, God has a great setup. Yan. Ano, ulitin ko ha. In every setback, God has a great setup. Amen. Sa bawat pagsubok natin, nandyan si Lord. May hinahanda si Lord eh. Ano nga ba meaning ng setback? Setback means problem, difficulties, complication. Yan. Yan yung mga pagsubok talaga na parang ayaw tayong layo. Ano? Minsan, naglalakad ka na lang, parang biglang may darating ka agad na problema, may tatawag na lang sa cellphone mo, may problema. Grabe, may problema, nakala mo, yung order mo na pala sa Lazada yung darating, hindi pala. Yung inutangan mo pala. Anyway po, ayan, so, sa number one point natin, ang verse natin dyan is, Job 1, chapter 15, verse 16. Ayan, so, hanggang 19 yan eh, so, ikikwento ko na lang. So, to cut the long story short, no? May mga alagang hayop, libo-libong alagang hayop ni Job. At habang siya ay may ginagawa, may biglang dumating na kanyang servant eh. Lumapit at sinabing pinatay ang kanyang mga alagang hayop. Hindi lang yun, kundi pati yung iba niyang servant pinatay. Grabe, no? At hindi pa natatapos yun. Kasi talagang hindi pa natatapos na magsalita yung servant niya. May dumating na naman na isa. Grabe, no? And then, hindi pa natatapos yun. May dumating na naman na isa nang sabing namatay ang kanyang mga anak. Grabe. Sino dito yung nakaranas na hindi pa tapos yung problema? May problema na naman, amen? No, hindi pa tapos yung problema mo sa anak mo. May problema ka pa sa anak mo. Hindi pa tapos yung problema mo sa asawa mo. May iba na naman. Hindi pa tapos yung bayarin mo sa tubig. Bayarin na naman sa kuryente. Amen. Kaya ako ito nasasabi kasi po may asawa na po ako, no? So, dating naririnig ko lang ngayon, nararanasan ko. Pero I know lahat naman tayo ay nagtatagumpay si Lord, nagsusupply, no? Unlimited supply talaga si Lord. Amen. Yan. Ganyan yung mga, ano, ganyan yung mga pinagdaanan ni Job. Pero kahit na ganun yung nangyari, tinignan niya yung problema niya as a challenge na lalo pang mas tumibay ang pananampalataya niya kay Lord, di ba? Yung setback na yun, ang alam ni Job, ang setback na yun ay part yan ng setup ni Lord. Para bakit kamo? Para mumold tayo, maging bold, no? Maging courage, have no fear, strong sa mga pagsubok pang darating sa ating buhay. Amen po ba? Ganun na nangyari kay Job. Kahit na may dumating na mga pagsubok, naging mas matatag siya. Tayo rin dapat sa kahit anong pagsubok na dumating sa ating buhay, dapat maging matatag tayo. Amen? Na kahit ano pa yan, Lord, sa iyo ako magtitiwala. Ni kahit sino man, Lord, sa iyo lang. Dahil alam natin na si Lord ang kasama natin hanggang uli. At tayo hindi matatalo sa laban. Amen? Huwag natin titignan yung problema natin na yun na ang magiging dahilan para questionin natin si Lord. No. Sabi, minsan ang prayer natin, Lord, bakit ako nagpipray ng ganito? Nagpipray ako ng ganito, pero negative ang nangyayari. No? Minsan ang nakaranas sa inyo, no? Dami mong prayer, pero puro negative yung nangyayari. Parang majority, puro pangit yung nangyayari sa buhay mo. No? Sabihin mo sa sarili mo at sa katabi mo, oh, hindi tayo yun. Oh, type mo dyan, hindi tayo yun. Amen. So, ayan, no? Minsan ganun eh, na sa tagal-tagal natin naglilingkod, no? Nagtatides and offering, nagbe-bless, pero bakit lang? Parang hindi ko pa rin makita yung mga promises mo sa akin. Hindi ko pa rin nararanasan yung mga promises ko. Ganun din yung nangyari kay Job. No? Kahit andun na yung yaman sa kanya, andun na yung, biglang ganun eh, may dumating na ano, and sabi nga dyan ni Job eh, Lord, naglilingkod ako sa inyo ah. Takot ako gumawa ng mali kasi grabe yung respeto ko sa iyo, Lord. Pero bakit inalaw ni Lord yung mga ganung pagkakataon sa kanyang buhay, ganung mga challenges? Kasi minsan, dahil madalas, hindi naman ang blessing ang nagpapatibay sa atin. Hindi kung anumang meron ang nagpapatibay sa atin.
madalas ang nagpapatibay sa atin kung ano pa yung wala tayo. Dahil doon tayo nagtitiwala kay Lord. Na kaya niyang ibalik lahat ng nawala. Kaya niyang ibigay kung ano man wala pa tayo. Amen. Ganon si Job. Sa kanyang mga setback, umaasa siya na merong gagawing malaki si Lord sa kanyang buhay. At yun ang gustong ituro din sa atin, Job. Lagi tayong umasa sa plan ng Lord, hindi sa sarili natin lang. Amen? And why we should still trust God? Pareno, why? Why we should still trust God? Because my point number two is in your earnest prayer, God sees and hears. Wow, ulitin ko ah. In your earnest prayer, God sees and hears. Yan. Kala natin pag nagpipray tayo, hindi naririnig yun ni Lord. No. Lalo na kapag yung puso mo tama magpray. Si Lord, hindi natin siya maluloko eh. Hindi tayo mapagkukunwari ng ating sarili. Tama ba? Hindi tayo, hindi natin siya, wala tayong maitatago sa kanya. Alam niya ang lahat. Kahit nasaan man tayo, nakikita niya. Lalo na kapag ang prayer mo sa kanya, kapag nakikipag-usap ka sa kanya ng totoo, naririnig niya niyo. Kahit napakahina ng boses mo, kahit yung iyak mo, naririnig yan ninyo. Amen? No, ano bang ibig sabihin ng earnest prayer? Earnest means taintim katotohanan. Si Lord ang hinahanap niya yung pusong totoo. Hindi niya hinahanap kung anong meron ka. Ang hinahanap niya kung anong kaya mong gawin. Kung kaya mo bang maging tapat kay Lord. Kahit na sa mga pagsubok, kaya mo pa bang manatili na mag-focus sa kanya? Dito sa Job chapter 1 verse 20 to 22. At sabi dito, when Job heard this, he tore his clothes and shaved. He said, because his great sorrow. Yung hindi, dahil talaga sa pinagdaanan niya, talagang sa tindi ng kalungkutan niya. Imagine, hinubad niya yung damit niya at nagkalbo siya. Ikaw, kaya mo bang hubarin ang damit mo sa harap ng mga tao? Or kaya mo magpakalbo? Para lang ipakita kay Lord na nalulungkot ka sa mga challenges. Siyempre hindi. Siyempre, ako ayaw magpakalbo, no? So, ayun nga. And na kahit ganun yung nangyari sa kanya, kay Job, ganun yung nangyari. Ang ginawa niya, oh, sa Job chapter 1 verse 20, he knelt down on the ground, then worshiped God. Wow! Grabe! Kahit ganun katindi, ang ginawa niya una, lumuhod at magpuri. So, yun yung gusto, dapat matutunan natin na kahit puro negative ang nangyayari sa buhay natin, dapat una natin gagawin ay at mag-worship. What is worship? Pasasalamat mo yan na kahit negative ang nangyayari sa'yo. Dapat marunong ka magpasalamat kay Lord. Hindi lang porket may blessing ka, doon ka magpapasalamat. No. Dapat, kahit negative o positive, pangit man o maganda, magpasalamat tayo kay Lord. Kasi lahat ng nasa atin, kay Lord yan eh, wala tayong may pagmamalaki kay Lord. Amen po ba? Sabihin mo kay Lord, i-type mo dyan, wala akong may pagmamalaki. Yan. Yan. Thank you po sa mga DSTers na nagchat-chat, no, na nakikipag-cooperate. Alam ko kumikilos si Lord sa buhay niya. Amen? So, ayun, yun ang gusto rin turo sa atin ni Job. In spite of everything, hindi nagkasala si Job at hindi niya inaccuse si Lord, no? Sa atin, kapag may problema tayo, biglang nagtatanong na agad tayo kay Lord. Ano ba ito? Tanim naman ako, I give my first fruit. Pero bakit ganyan? Pero bakit ganyan ang nangyari sa buhay ko, sa family ko, sa trabaho ko? Ba't walang promotion? Ang tagal. No. Kahit may pagsubok tayong dumadami, never question God. No? Kasi kahit maiksing tanong lang natin, unti-unti na dyan na nawawala yung tiwala natin kay Lord. Bakit? Kasi nagtatanong na tayo kay Lord. Lord, bakit ganito? Dapat hindi mawawala ang tiwala natin kay Lord. Kahit sobrang tindi ng pagsubok, hindi pa tapos ang laban. Ang dami pang gagawin si Lord. At tandaan natin, mga DSTers, ang totoong nagpupuri kay Lord, ang totoong nananalangin, ang totoong nagsasamba sa Kanya,
Lagi niyang pinapakinggan niya. No? Tayo, ako personal, talagang marami pa akong prayer talaga kay Lord na hindi pa nangyayari. Talagang sabi ko, Lord, kahit na ganun, ako'y mananatiling magsiserve sa inyong kaharian. Ako'y mananatiling tutugtog. No? At sa aking abot ng aking kakayaan, ako'y magbibless. Aming kakayaan bilang mag-asawa, ni Jay, kami magbibless sa church. At alam ko eh, bakit namin nagagawa yun? Bakit natin nagagawa ang isang bagay? Kasi alam natin, nagtitiwala tayo na someday, no? One day, kikilos si Lord. At isang iglap, pwede niyang baliktarin ang sitwasyon natin. Amen? Kailangan lang natin maging totoo sa kanya. Si Job, sobrang totoo niya. Sa sobrang totoo niya sa pagsiserve kay Lord, kahit ganun ang nangyari sa kanyang buhay, kahit sobrang nalulunod niya siya sa kasiyahan dahil sa blessing na pinapakita. Pinaparanas ni Lord sa kanya. Kahit biglang nawala lahat yun, si Job na natili pa rin nagpapasalamat. Ganun din tayo. Manatili lang din tayo magpasalamat at magtiwala kay Lord. Amen? At doon natin may kita na si Lord ay nakangiti sa atin. Yan. Sa totoo mong prayer, maririnig mo ang salita ni Lord. Maririnig mo yung kanyang boses. Yan. And then, lastly, in my point number 3, why we should still trust God, point number 3 is because in the midst of the storm, God's promise still prevails. Yan. Ulitin ko, ha. In the midst of the storm, God's promise still prevails. Yan, nabubulol pa ako, no? Totoo yan, eh. Ano nga bang ibig sabihin ng prevails? Prevails means succeed, prove, overcome. Si Lord, kala natin kapag dumadanas tayo sa ganitong sitwasyon, kala natin, Lord, natutulog ba kayo, Lord? Lord, di nyo ba dinidingin mo panalangin namin? No. Si Lord, ang andyan ng mga promises niya. Kahit sa pinakamalalang sitwasyon ng buhay mo, kumikilo si Lord. Amen? Sabi nga dito, in the midst of the storm, God's promise to you prevails. In Job, In Job chapter 38, no, sabi dito na yung time na kinausap siya ni Lord, no. From out of the storm, the Lord said to Job, why do you talk so much when you know so little? Now, get ready to face me. Can you answer the question I ask? Yan. Kala natin pag may pagsubok tayong dumadaan sa buhay, kala natin alam na natin ang lahat. Kala natin nagkukulang si Lord. Hindi natin alam, hindi naman tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Hindi tayo magkakaroon ng mga bagay ng ganito, kundi dahil kay Lord. Simula nung ipinanganak tayo, hanggang ngayon, hanggang nabubuhay tayo, God provides. Amen. Iisipin mo na lang eh. Minsan may problema ka, pero isipin mo kung iisipin mo lang, mas maraming blessing ang ginagawa sa iyo si Lord, sa atin. Ang paghinga pa lang natin, blessing na yun. Lalo na sa panahon ngayong pandemic. Sa ibang bansa, blessing sa kanila yung oxygen. Nauubusan sila ng supply ng oxygen. Imagine that. At ngayon, tamang-tama itong point ko yun sa number 3. In the midst of the storm. Storm, ito katulad nito, bagyo. Parang bagyo ng mga sakit. Ayan yung ano eh. Yan yung biglang tumama sa bansa natin at kahit sa anong bansa na talagang ginulat, ginalantang ang buong mundo sa bagyong dumating, no? Sa disease na dumating. At minsan ganun si Lord. Bakit parang pag-prayer, yung prayer mo, ang dumadating, bagyo. Bakit? Kasi si Lord, minsan hindi yan darating in a nice way. Hindi yan darating in a beautiful ways. Minsan darating yan na parang isang bagyo si Lord, na isang kidlat, isang hangin na malakas na hangin, na minsan gigibain yung comfort zone mo. At sa bagyo, doon tayo natatakot eh.
Bakit sa bagyo, napapakita si Lord sa mga problema? Dahil doon natin may kita ang glory niya. Dahil doon natin may kita kung ano ang kaya niya. Amen po ba? Dapat ganun. Na kahit ganun, kahit anong pagsubok natin sa buhay na dumating, dapat magtiwala tayo sa promises ni Lord. Kasi alam natin na kapag may word tayo ni God, alam natin na may mga pangako siya sa atin. At hindi ka kaagad matitinag na kahit anong bagyo man dumating sa buhay mo. Amen? Amen. Si Lord, kumikilos yan na akala mo wala na. Si Lord, kumikilos yan na akala mo tapos na. Si Lord, kumikilos yan na akala mo hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang tayo. Si Lord, kumikilos yan sa mga times na napapagod ka na. Kala mo wala na, pero si Lord, sabi nga sa sunod, God moves in mysterious way. Hindi mo alam, hindi kayang isipin ng iyong isipan, ng iyong isip kung anong kayang gawin ni Lord. God still move even in your darkest day. Yan ang tandaan natin. Kaya bakit tayo kailangan magtiwala kay God at bakit tayo kailangan manatili? Kasi si God ang magbibigay tagumpay sa atin bawat araw. Amen? Walang ayawan, DSTers. Kay Lord, go lang tayo. Amen? Thank you po. Salamat. Thank you. Wow! That was wonderful! Amen. Yes! Wow! Walang Thank ayawan. You. Oh, walang ayawan. Type natin yung walang ayawan. Oh, walang ayawan. Walang sukuhan. Walang sukuhan. Thank you, Arlon. That was right. So Thank good. Thank you. Yeah. Ating band leader, wow. Arlon Tolentin. At alam nyo, napakaganda ho niyan, ano? Madalas ko yung nababanggit, na napipreach na rin. Pero iba kapag may mga bago tayong revelation. No? Gaya po ng nabanggit uli ni Arlon na yung buhay ni Job kakaiba. No? Lahat po, lahat na matinding pagsubok. Eh. Alam nyo, pagka may pagsubok, ha, meron kang dinadaan ng sitwasyon ngayon, may problema ka ngayon, naku, basahin mo lang yung Job chapter 1, biglang mawawala. Oh, biglang tunaw ka agad yan. Right. Believe me, bro, sister, ano man ang problema mo ngayon, ano man pinagdadaanan mo ngayon, bago ka matulog, basahin mo yung Job chapter 1, ako na magsasabi, durog kagad lahat ng problema mo. Dahil si Job, dinaanan niya po lahat ng problema. Imagine, ito na lang po. Okay na yun eh, yung mawala yung negosyo, lahat ng kabuhayan mo. Pero yung mawalan ka ng 10 anak, hindi okay yun. Very tragic. Very tragic. Isa lang ang sakit na parang pinupunit na yung puso natin. How much more if you have 10 children? No? Na nawala sa iyo. Kaya pero wala ho tayong nabanggit. Hindi natin nabasa si Job wasak. Si Job durog. Si Job wala, hindi na tumayo sa faith. Umayaw, nag-backslide. Hindi ganoon si Job. Yeah. Sabi ng Bible, sa kabila ng ito, nagpasalamat pa rin. Nag-worship pa rin. Matindi talaga ito. Siya yung isa sa mga nagbigay ng doxology. Yeah. Oo, no? Nag-praise, nag-worship pa rin. Tinayuan ang word ni Lord. Kaya mga kapatid, pagka hindi ko tayo susuko, gaya ng challenge ni Arlon sa atin, walang ayawan, walang sukuan, stay on course. Right. Stay in faith. Na-type mo yan, stay in faith. Stay in faith. Course. Stay lang talaga kay Lord, no? Stay focused. Maganda ho nang nangyari kay Job. Hindi ho nagtagal. Dahil sabi ho ng Bible, pag binasa niyo naman yung last chapter, no? May assignment na kayo. Yung unang chapter, tsaka yung last chapter. Dahil naiba na ho yung chapter ni Job. Maaring nung una, sobrang lungkot ng mga chapter niya. Pero yung next chapter, iba na. Ay mga kapatid, sabi ho ng Bible, double portion. Type mo dyan, double portion. Double portion. Dinobli lahat ni Lord ng nawala sa kanya. Kaya mga kapatid, maaaring ganun din tayo ngayong gabi. Kaya ni Lord, God is able. Yes. No, lahat ng nawala sa'yo, pwede niyang ibalik ng doble-doble. Sobra-sobra. Kaya mga kapatid, pag mananatili lang tayo kay Lord,
kaya niyang ibalik lahat ng nawala sa iyo. Because He is the God of restoration. Lahat yes, kaya niyang i-restore sa iyo. Kaya kung ikaw yan, kung may pinagdadaanan ka, at alam mo, kayang i-restore ni Lord, taas mo lang yung kamay. We'll just pray for you tonight. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi. Salamat sa salita po ninyo na nagpapaalala yes, sa amin, Lord, na kami po ay manatili lang sa iyo. Help us to stay in our faith. Stay focused in you, Lord. Yes. At Panginoon, wala talagang iwanan. Walang bitawan, kundi dahil hindi nyo kami binibitawan kahit kailan. Hindi nyo kami iniiwan kahit kailan, Lord. Yes. Kaya salamat, Panginoon. Naniniwala kami, we have a bright tomorrow. Right. Our yes, best days are always before us, not behind us. Kaya gaya ni Job, Lord, iba yung second chapter of our lives. That's right. That's amen, the biggest and greatest blessing. Amen. Kaya, Panginoon, tulungan nyo kami na lagi lang po, Lord, magpasalamat. Siya nga po. Lagi lang manatili sa iyo. Okay. And we thank you, Lord, for that. In Jesus' name. Amen. Amen. And amen. And amen. And amen. And amen. Opo, kung kayo naman po ay na-blessed type pa naman dyan, I'm super blessed. I'm super blessed. And if you have been blessed, why not like this video once again at the count of three? Let's all do this. 1, 2, 3, go share. Share. Right post. Right post. And then post. Thank yes, you so thank much. Thank you. At mga leaders, I, again, lahat po ng mga leaders natin dyan, ay may meeting ko tayo. Mamaya after this. And again, once more, mga kabataan, meron po tayong youth flag tomorrow, 3 p.m. sa White House. And of course, continue to like our YouTube channel. Yan talaga, updated lagi. Dahil si Right Hand, the Sena, gumagawa niya. Subscribe to our channel. Yes. Click that notification bell. Yes. Right. See you Sunday po, 10 o'clock. Yes. At nandun po ulit ang ating mga kabalti sa panguna po. Yes. Panguna po ni Ma'am Jo. Yes. All right. Thank you for being here tonight. Yes, yes. Tandaan po natin lahat. When you work, you work. But when you pray, God works. God bless. God bless po. Hola. See you Sunday. The cool.